dance simula na dumating ako. Pero sabi ko nga eh, kailangan kong kumilos at magsisimba. At the same time, nais kong magbigay ng patutuwa at salamat. Pagkakitira ng Panginoon, tunay na whatever you pray, we believe that you have received it, Mark 11:24. Ang kapatid, alam naman po natin lahat ng aking pinagdadaanan. At nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pinakita niya na siyang makapangyarihan. He is the great provider, mga kapatid, sapagkat alam naman po, wala akong trabaho, pero kahit na nasa hospital ako, hindi ko nai-expect na may mag-asimba kasi alam ko, may feel health ako, pero dumating ang biyaya ng Panginoon ng time na kailangan ko, mga kapatid. Kasi sa operation, kailangan pala yung material na kailanganin. So isang kailangan, mga kapatid, na actually nahirapan hanapin si Shomay, pero talagang ang Panginoon nag-provide. So pumunta siya sa pambang, pumunta siya sa orthopedic, pero wala siya makita. Pero nung nakausap ko yung doktor ko na siya talaga mag-opera, meron naman pala ang kailangan na magagamit. So, tunay na mabuti ang ating Panginoon sapagkat sa totoo lang, mga kapatid, nung time after, ano kasi na yun, March 12, Sunday, talagang hinanda ako ng Panginoon. Kasi maaga pa pala, although alam ko na nainit ay tatawag ang ospital para ma-admit ako, pero nung Sunday na yun, mga kapatid, hindi, yung cellphone ko nagloko, and hapon ko na nabuksan, mga kapatid. Kumagat pa ko sa yung service natin, yung nalaman ko na tumatawag ang ospital para ako ma-admit. So, kumaga, inihanda muna ako ng Panginoon, spiritually. Sapagkat, bagaman alam ko na medyo malaking operation yun, pero hindi pa ganun nagsisinkin sa utak ko. So, purihin ang Panginoon, mga kapatid, sapagkat, akala ko ganun-ganun lang operation ang gagawin nung nandun na sa ospital, pinawiwanag. And to think, mga kapatid, na kaya matagal may schedule kasi kailangan pa nilang every Wednesday kasi sa PGS, mga kapatid, may conference lahat ng mga surgeon. So kailangan akong i-present yung case ko, i-present, kailangan akong picturean the day before the conference. So after the conference nila, mga kapatid, saka lang na-schedule yung aking operation. And mga kapatid, nung a day before the operation, kinausap ko ng doktor ko, sabi niya, handa ka na ba? Malaki operation ng ating gagawin, kailangan kong date kami at maraming repair ang gagawin. So mga kapatid, tatlo silang doktor, yung doktor ng onco, ang tawag nila doon, GS1, sila yung tatanggal ng breast na affected. Yung isang group, PCBS, sila yung ortho, sila yung magpuputol ng buto kasi may tinanggal na sperno dito sa akin, tadyang, and yung plastic surgeon. So mga kapatid, kaya medyo kinabahan ako kasi akala ko ganun-ganun lang, pero sabi nga nila, malaking operation pala, maraming prepare ang gagawin. Kaya talagang pinadala ko aking sa inyo na ipanalangin ako. And purihin ang Panginoon, mga kapatid, sapagkat nung tinanong ko, sabi ko, ilang hours ba ang operation from the start to finish? Sabi niya, 5 to 6 hours. Pero yung operation ko, mga kapatid, higit 10 oras. Kalahating araw ako doon sa operation room and kalahating araw ako sa recovery. So salamat sa Panginoon, mga kapatid, talagang yung time na ako ipokerahan, everything is clear in my mind. Wala yung takot, wala yung pag-alala, andun yung payapaan. At alam ko ang Panginoon na siyang mag-guide sa mga doctors. At salamat sa Panginoon, mga kapatid, sapagkat buti na lang na schedule ako, natapos yung operation ko. Kasi a day after my operation, nagkaroon na ng rotation yung mga doctor. Si mga dating doctor na yung, kasi bawat group sila, since tatulungan sila, mga kaibigan na namin yun, magiging kabiruan na namin. So nasanay na ako sa kanila na every time magra-round sila ng bibiruan. Pero nung kinabukasan, mga kapatid, after my operation, ibang group na yung bumisita sa akin. Sila na daw yung bago kasi rotation nga po sila. Pero yung mga doktor na nagpupira sa akin, sila pa rin yung dumadalaw. Kaya lang, na-miss ko yung mga dating doktor na kapalagayan ko. Pero talagang napakabuti ng Panginoon. He uses ko, mga kapatid, pero isang kapatiran na talagang hindi ko ina-expect na magpapadala ng tulong, mga kapatid, nung nasa hospital na ako. And, ang aking bagay po yun sa pagkat yung ibang agam
gamit is kailangan talagang pagdaon kape. And salamat sa PGH mga kapatid, talagang dati pinitin natin yung pinitin na tulang ganito ng PGH. Pero napakahusay nila mga kapatid na doktor nila, ang babae, ang gwapo, very accommodating sila mga kapatid. Talagang sabi ko na kakaiba, kakaiba yung experience ko nung time na yun. Sabi ko, kinikita ng Panginoon at kayo, kasi doon sa ward namin, ano kami doon eh, 56 beds. So times na kasi yung bantay. Maayos, malinis, tsaka talagang yung ka-doktor mga kapatid, sila talaga yung nagtutulong kung anong kailangan mo kahit sa ano, kahit minsan nag-aabuno pa sila kung anong gagamitin. Napaka buti ng Panginoon, napakabuti na nag-experience mga kapatid. Pero tunay na siya ang Panginoon na siya umalis mula doon. Talagang he provided everything and magaman ngayon mga kapatid, lumabas kasi ako ng hospital, yun ba yung mga nakakabit sa taban ko. Ngayon meron pa akong dalawa, tawag din na dito, Granada, left and right, kasi doon minitrain. So medyo hirap akong kilos, hirap akong mahiga, bumangon. But in the end, it's okay, hirap. Kasi nga, ang tugat ko mga kapatid from here, diretso yan, hanggang dito. Tapos meron pong ganyan. So talagang malaking prepare, pero sabi nga na isang siya, sabi niya, ganda ng pagkagawa, malinis yung, magaling yung aking last doctor kasi yung pinakahuli mga kapatid, yung plastic surgeon, talagang magaling, maganda siya, napakabait, and tunay ang Panginoon na provide ang mga tao na gagamitin niya. Grabe yan. Palaban natin.